Amen po mga kaibigan. Napakagandang awitin po na ating napakinggan sa gabi ito. At nawa yun ay magbibigay din sa atin ng lugar sa ating puso na yung mga musical yun ay isa sa mga maging lakas po natin sa ating pananampalataya. Amen? Kaibigan, welcome po muli sa ating Mysteries of History and Prophecy. Pero bago po tayo magsimula, kaibigan, tayo muna ay mag-quiz. Sino po ang handa sa ating quiz ngayon? Sino po may quiz cards? Kung may mga quiz cards po, kaibigan, handa na po tayo sa ating quiz. Ito pong quiz na natin. Ano po? Yan. So, unang tanong po, kaibigan. Handa na po ba kayo sa ating quiz? Handa na? Okay. Number one, natanong. Oo o hindi. Gumawa ba ng diablo ang Diyos nang nilikha niya si Lucifer? Oo o hindi. Gumawa ba ng diablo ang Diyos nang nilikha niya si Lucifer? Yan ang unang ating tanong. Pangalawang tanong. Tanong, sino ang may pananagutan sa lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan sa ating mundo? Ang Diyos o ang diablo? Sino ang may pananagutan sa lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan sa ating mundo? Ang Diyos o ang diablo? Piliin niyo lang po, kaibigan. Pangatlong tanong, tama o mali? Minsan, hinahayaan ang Diyos na magdusa tayo upang linisin tayo para sa buhay na walang hanggan sa langit. Tama o mali? Minsan, hinahayaan ang Diyos na magdusa tayo upang linisan tayo para sa buhay na walang hanggan sa langit. Pangapat na tanong, kaibigan. Tanong, nasaan ba ang Diyos kapag tayo ay nagdurusa? Nasaan ba ang Diyos nang tayo ay nagdurusa? Panglimang tanong, tama o mali, hindi kailanman nagdurusa ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Hindi kailanman nagdurusa ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Tama o mali? Check po natin ang ating mga papers. Check your own papers, kaibigan. Honesty is still the best policy. Okay. Unang tanong, oo o hindi? Gumawa ba ng diablo ang Diyos na nilikha niya si Lucifer? Hindi. Okay. Very good. Number two, sino ang may pananagutan sa lahat ng sakit, pagdurusa at kamatayan sa ating mundo? Ang Diyos o ang diablo? Ang diablo. Very good. Tama o mali? Minsan hinayaan ng Diyos na magdusa tayo upang linisin tayo para sa buhay na walang hanggan sa langit? Tama o mali? Tama, yan ay tama. Pangapat na tanong, nasaan ba ang Diyos kapag tayo ay nagdurusa? Nasa? Atin. Kasama natin. Panglima, tama o mali? Hindi kailanman nagdurusa ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao? Tama o mali? Yan ay mali. Okay, sinong perfect kaibigan sa kanilang quiz? Sino na perfect? Okay, may perfect. Okay, kaibigan, kung may mga prayer request po kayo, punyi po isulat sa inyong sa likod ng inyong quiz cards. At kung may tanong po kayo, may question and answer po tayo sa susunod ng mga gabi, at isulat niyo po ang inyong mga tanong po dyan, kaibigan, upang masagot po natin yan sa ating question and answer portion. So sa ating gabi, ngayong gabi, kaibigan, akin pong inanayahan ang lahat na i-welcome po natin ang bawat isa sa ating seminar na ito. Ito po ang ating free Bible lessons ngayon. Gabi-gabi po, may free Bible lessons po tayo. At nabanggit ko po kagabi, kung kayo po ay maka-attend ng 50 nights, kayo po ay may libreng DVD na matatanggap galing sa Amazing Facts. Yan po ay libre, kaibigan, kung kayo ay naka-attend ng 50 nights. May attendance po tayo dyan, kaya huwag nyo pong i-miss yung pagpasok nyo po, pa-register po kayo. Kasi yun po ang ating basihan sa ating 50 nights na yung pag-attend po dito. Pwede nyo po yung i-share. Yan po ay mga foundation DVD, kaibigan. Ito po ang ating Bible lesson ngayon, Rescue from Above. Yan ang ating free lesson ngayon, kaibigan. At pagkatapos po nito, sa ating seminar, may free diploma po kayo na matatanggap kung sinasagutan nyo po ang inyong mga lesson na natanggap gabi-gabi. Of course, ipasa nyo po yan, kaibigan, upang ma-check po namin yan at mabigyan po namin ng grado. Ano ba ang ating aabangan, kaibigan, sa ating susunod na mga gabi na sa ating pag-aaral? Bukas po, kaibigan, Sabado ng gabi, atin pong tutunghayan at pag-aralan ang UFO, The Occult, and Christ Coming. Totoo bang may UFO?
Yan ang ating tutunghayan bukas ng gabi po, kaibigan. At sa Linggo, sino ba ang Antikristo? Ito po ang ating titingnan. Linggo ng gabi, ito po ay napakaganda pag-aaral, kaibigan. Napakaraming mga haka-haka patungkol sa Antikristo. Sa Linggo po ng gabi, ating pong tutunghayan at pag-aralan kung sino ang Antikristo. Gusto niyo bang malaman kung sino ang Antikristo? Yes, kaibigan. Of course, gusto nating malaman po niyan. At Lunes ng gabi po, the two martyrs of Revelation. Ang dalawang mga martir sa aklat ng pahayag. Welcome po muli sa bagong dating. At sa Martes, kaibigan, atin pong pag-aaralan ang the topic that Satan hates. Ang topikong hindi gusto ni Satanas or kinasusuklaman ng Diablo. Of course, kaibigan, hindi po ako ma-surprise na sa panahong iyan ay talagang gagawin na Satanas ang lahat upang hindi natin matunghayan kung ano ang kinasusuklaman niya na topiko. At yan po ay sa Martes. Kaya huwag po kayong magpapigil sa kaway kung hindi po kayo maka-attend po niyan, kaibigan. Sikapin po natin, maka-attend po tayo niyan. Dahil yan ang pinakakinasusuklaman ng kaaway na topiko. Bago po tayo magsimula, kaibigan, tayo po muna ay tumayo para sa ating panalangin. Tayo manalangin. Dakila po namin, Panginoon, maraming salamat na sa aming pag-aaral po ngayon, ikaw po ang siyang manguna sa aming mga isipan at puso. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw po ang siyang maging sentro sa aming pag-aaral. Ito po aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsiyo po, kaibigan. Ang ating topiko ngayon, kaibigan, the Omega Mystery, Revelation's Secret to Personal Power. Alam niyo, kaibigan, tayo po ay naninirahan na sa mundo ng teknolohiya. Sa ating mundo ngayon, kaibigan, napakaraming mga gadgets na ating matutuklasan. Napakaraming mga iPads, napakaraming mga iPhones, iba't ibang mga gadgets na ating nakikita po ngayon sa ating paligid. Totoo po ba yan? Tayo ay namuhay na sa gadget world. Kahit yung mga microchip, mga kaibigan, kahit ngayon mga SD card, nung dati pa, mga CD pa. Ngayon, sa isang maliit na SD card lang, pwede mo nang malagyan ng napakaraming mga videos. Tayo po ay nandito na sa isang teknolohiya na panahon. Ngunit, kaibigan, napakaraming mga nalulung pa rin sa mga bisyo. Napakaraming mga tao pa rin na nalulung sa iba't ibang mga gawi, masasamang gawi, katulad na lamang ng mga paninigarilyo. Pag-iinom ng mga nakakalasing na mga alak at iba't ibang mga addiction, kaibigan, computer games. Napakaraming mga iba't ibang bagay na tayo ay parang nakulong dito na hindi nga natin kayang matagumpayan ang mga bagay na ito. Kaibigan, wala tayong kapangyarihan na matagumpayan ang mga masasamang gawin na ito. Kaya ang tanong, kaibigan, sino ang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Ang atin bang mga iPhones? Ang atin bang mga television? Ang atin bang mga computers? Ito ba ang mga bagay, kaibigan, na makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan upang matagumpayan ang ating mga masasamang gawin? O si Jesus, kaibigan, ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang matagumpayan ang mga bagay na ito? Sa John 1 verse 12, kaibigan, kung atin pong babasahin po doon, sayo po doon, if you receive Jesus, to them gave He power. Kung atin pong tatanggapin si Jesus, mismo si Jesus ang magbibigay sa atin ng ano? Kapangyarihan. Walang ibang tao, kaibigan, sa balat ng lupa na siyang pwedeng makapagbibigay ng isang kapangyarihan na matagumpayan ang ating lahat ng mga masasamang ginagawa. Si Jesus ba ang siyang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Kung atin pong titinan, kaibigan, sa ating mundo ngayon na puno ng mga computers, sa ating mundo ngayon na puno ng mga teknolohiya, sa ating mundo ng napakarami mga technologies na pumapatong sa ating tahanan, araw-araw, gabi-gabi, milyon-milyon na mga technologies ang naimbento. Ngunit, kaibigan, si Jesus lamang ang siya makapagbibigay sa sapat na kapangyarihan na ating kinangailangan. Pero ang tanong, kaibigan, ilang kapangyarihan ba o gaano ka makapangyarihan ba si Jesus na pwede na tayong mabigyan ng kalayaan?
Ilang kapangyarihan ba meron sa Jesus, kaibigan? Matthew 28 verse 18. Sabi po dito, ibinigay na sa akin ang ano? Lahat. Ano bang ibig sabihin sa lahat? Lahat. Ibig sabihin, lahat. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Makapangyarihan mas Jesus? Yes, kaibigan, dahil binigay kay Jesus lahat ng kapangyarihan. So, ilang kapangyarihan meron sa Jesus? Napakarami. Lahat po, kaibigan. So, ibig sabihin, kaibigan, kahit anong addiction meron ka, kahit anong meron ka na ikaw ay nagnanais na matagumpayan ang lahat ng mga bagay nito, walang iba na makapagbibigay ng kapangyarihan sa iyo, kundi sa Jesus lamang. Kaya nga pala, kaibigan, kahit ang mga Kristiyano ngayon ay nangangailangan kay Jesus. May mga addiction din ba tayo, mga Kristiyano? Yes or no? Meron din. Akala natin na yung mga taong nakikita natin na mga may mga bisyo, sila lang yung naghihirap sa kanilang mga addiction. Pero mismo nga tayo, kaibigan, ay may mga addiction din. Ilagay natin yung mga sekreto nating ginagawa na hindi siguro nakikita ng iba, na tayo lang ang nakakaalam noong mga cherished idols na yun, kaibigan. Alam niyo, kaibigan, si Jesus ay binanggit po sa Biblia bilang Alpha at Omega. Siya po ang Alpha at Omega ng Biblia. Ito po ang pinaka-importante, kaibigan. Sa panahon pala nating tatanggapin si Jesus, mabibigyan tayo ng kapangyarihan. Amen? Mabibigyan tayo ng kapangyarihan. Tingnan niyo po, kaibigan, sa Revelation 21 verse 6, sabi po dito, at sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Kaibigan, may tanong ko lang. Sabi po dito sa talata, siya ang Alpha na at Omega. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ikaw ba ay nauuhaw sa mga banal na bagay? Ikaw ba ay uhaw sa mga salita ng Diyos, kaibigan? Ikaw ba ay nauuhaw sa Biblia? Si Jesus ay nagsasabi po dito, ako yan. Ako ang iyong kailangan. Ako ang Alpha. Ako ang Omega. Ako ang magiging una at maging huli sa iyong buhay. Kung ating po titinan dito, ang Alpha po, kaibigan, yan po ang unang letra sa Greek or sa Grego. Sa Grego ng mga alphabet, yan po ang unang alphabet or unang letra. Yan po ay Alpha. At yung Omega naman, yan po ang huling letra ng Gregong lingwahe. Kaya nga, Alpha meaning pasimula, beginning, at yung Omega naman ay ang huli, kaibigan. Ibig lang sabihin dito, kaibigan, pinapaabot ng Panginoon sa atin na si Jesus ang pasimula at siya ang huli or katapusan sa atin at siya ang nasa gitna sa ating buhay. Kaibigan, kung atin pong titingnan siya ang Alpha, siya at ang Omega. Pero ang tanong, kaibigan, makikita ba natin si Jesus sa aklat ng pahayag, sa unang talata ng pahayag, at makikita din ba natin siya bilang Omega sa huling talata ng pahayag? Now, tingnan po natin sa huling aklat ng Biblia, kaibigan. Makikita po natin dito na si Jesus pala ay ang Alpha. Makikita po natin siya sa unang talata ng pahayag. At makikita din natin siya sa huling talata ng pahayag. Bilang Alpha, of course, siya ang Alpha at ang Omega. Si Jesus ay ang Alpha at ang Omega ng Apokalipsis. Tingnan po natin dito. Sa Revelation 1 verse 1, ang unang talata ng aklat ng pahayag o Apokalipsis. Sabi po dito, ang Apokalipsis dino? Ni Jesus. Nakita ba natin si Jesus dyan? Yes, ang unang talata mismo, kaibigan, nagbanggit patungkol sa isang tao, Panginoon, na si Jesus. Alpha. Of course, siya ang Alpha, kaibigan. Tingnan natin ang huling aklat o talata sa aklat ng pahayag. Makikita ba natin din ba doon si Jesus Christ or si Jesus? Atin pong basahin. Revelation 22 verse 21, nagsasabi, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapa sa mga banal nawa siya. Nawa. Sa atin nakita dito, kaibigan, na sa unang aklat o talata ng pahayag, nandun po ang pangalan ni Jesus. Dahil siya ang ano? Alpha. At sa huling talata ng pahayag din, kaibigan, siya din ay nandun. Panginoong Jesus, siya ay ang Omega. Siya ang huli. Nandun, kaibigan.
How about sa buong Biblia, kaibigan? Makikita din ba natin sa unang talata si Jesus, sa Genesis 1:1, nandun ba si Jesus? Sabi po sa Genesis, kaibigan, 1:1, nakita po natin dito ang first creation. Tama? In the beginning, God created the heaven and the earth. At sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At kung pupuntahan niyo po yung 14 sa John 1:14, na ang salita na ito ay naging laman. Sino po yung naging laman na yun? Ito po ay si Jesus. So ibig sabihin, kaibigan, atin po nakita sa unang aklat ng Biblia si Jesus, na siya ang naggumawa sa buong creation, sa buong mundo, siya ang naglikha. At sa huling aklat ng Biblia, nakita din natin si Jesus. Ibig lang, kaibigan, sabihin na si Jesus ang sentro ng buong Biblia. Ang tanong, kaibigan, si Jesus ba ang una, sentro at katapusan ng iyong buhay? Siya ba ang unang mong hinahanap araw-araw? Siya ba ang nagiging sentro ng iyong isipan araw-araw? Siya ba ang nagiging huli? Bago ka matulog, siya ba ang iyong iniisip? Bago ka maggumawa sa araw-araw mong gawa, kaibigan, si Jesus ba ang una mong kinakausap? At sa buong araw, si Jesus ba ang ating kinakausap? Si Jesus ang alpha, sentro, at ang huli sana sa ating buhay. Siya lang, kaibigan, ang may kapangyarihan na pwede tayo mabigyan ng katagumpayan sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang buong kasaysayan ay naapektuhan ni Hesu Kristo. Yan po ang katotohanan, kaibigan. Ang buong history ay naapektuhan po ni Jesus. Kaibigan, kung titignan po natin, napakaraming mga tao ngayon na nagsabi, si Jesus ay isa lamang philosopher. Siya ay isang, mabait siya na tao. Isa siyang taong puno ng bait. At napakaraming mga tao na nagsabi na si Jesus ay isa lamang magandang guro or mabuting guro. Ngayon, kaibigan, kung atin pong titignan, alam natin sa Kristiyanong perspective na si Jesus ay hindi lamang isang mabuting guro. Siya ay na sa parang more than pa sa mabubuting guro. Tignan po natin dito, kaibigan. Alam nyo, napakaraming tao ngayon na alam na nila kung ano ang tama. Siguro buong mundo, alam nila kung ano ang tama. Like for example na lamang, ang mga taong lasinggero. Kung kakausapin mo sila, kaibigan, alam na naman nila kung ano ang tama. Alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Tama? Alam nila na ang pag-iinom ng alak ay mali. Talaga mag-confess yan sila sa inyo. Sasabihin nila na, oo, mali naman talaga ang aking ginagawa. Ngunit, kaibigan, ang problema ay hindi yung alam ba nila kung ano ang tama o mali. Ang problema, kaibigan, ay wala silang kapangyarihan na matagumpayan ang mga maling ginagawa nila ito. So ang issue, kaibigan, ay hindi po kung ano ang tama or alam mo ang tama or mali. Ang issue ay alam ng lahat kung ano ang tama, ngunit wala po silang kapangyarihan na ihakbang na sundin ang tama. Nakuha niyo po yun? Ito po yung isa sa mga issue, kaibigan, natin nakikita. Dahil sila po ay naging alipin sa kasalanan. Sila po ay naging alipin ni Satanas. Atin po nakikita dito, kaibigan, na kung ganyan ang problema sa ating mundo, nangangailangan ba ang bawat isa ng Panginoong Hesus? Yes, kaibigan. Ako ay nangangailangan ng Panginoong Hesus. Ako ay nangangailangan ni Hesus. Kinakailangan natin, kaibigan, sa isang tao na makapagbibigay sobra pa sa pagsabi sa atin kung ano ang tama o mali, isang Panginoon na magsasabi at magbibigay sa atin ng kapangyarihan na matagumpayan ang mga bagay na ito. Sabi nga sa John 1:12, as many as received Him, to them gave He power. Sa kahit sino mang tatanggap sa akin, sila ay aking bibigyan ng kapangyarihan. Ako po ay nagpapasalamat, kaibigan, na may Jesus po na dumating sa ating mundo. Ang mga Kristiyano ba ay nangangailangan ng Jesus? Ikaw ba ay nangangailangan ni Jesus? Yes, kaibigan, ako ay nangangailangan ni Jesus. Dito po natin makikita, kaibigan, na sa panahon na ating nakita na si Jesus pala ay may kapangyarihang mabigyan tayo ng kapangyarihan na matagumpayan ang mga masamang gawi po natin, ang mga kasalanan po natin. Dito natin nakikita na
Parang ang ating puso ay biglang kinilos ng banal na espiritu na nagsasabi, hindi mo kayang mamuhay kung wala si Jesus. Hindi mo kayang mamuhay sa araw-araw kung wala si Jesus. Kinakailangan mo si Jesus. Kinakailangan ko si Jesus. Pero kaibigan, kailangan nating piliin na tanggapin si Jesus. Hindi tayo mabibigyan ng kapangyarihan hanggat hindi tayo magdesisyon na ating sundin sino? Si Jesus. So kailangan nating magdesisyon upang masunod si Jesus, kaibigan. Simple lang. John 1 verse 12. Datapuat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Napakagandang pangako po, kaibigan, na binigay po ng Panginoon sa atin. May kapangyarihan ba talaga si Jesus? Siguro hindi natin nakikita si Jesus ngayon. Sino ba nakakita na kay Jesus? Wala pa, right? Hindi natin nakita si Jesus. Pero ang tanong, kaibigan, may kapangyarihan ba talaga si Jesus? Well, si Jesus, kaibigan, ay napakaraming mga bagay na kanyang inako. Tingnan po natin. Inako ni Jesus na siya ay Diyos. Yan po ay makikita po natin sa John 10:27-30. Sabi ni Jesus, ako ay Diyos. At sinabi din ni Jesus na sa pasimula ay siya na, nandun na siya. Sa John 8:58-17-5. Sinabi niya rin na siya ang pinahiran, siya ang Mesiyas. Ito ay inako ni Jesus, mababasa po natin sa John 4:26. Sinabi din ni Jesus, or inako din ni Jesus, na makapangyarihan siya sa lahat. Yan po ay mababasa natin sa Matthew 28:18, sa ating binasa po kanina. At sinabi niya rin, o inako niya rin, na nakakaalam siya kung ano ang hinaharap, kung ano ang kinabukasan. Inako po ito ni Jesus. At inako din ni Jesus na may karapatan sa pagpapatawad ng kasalanan. Yan po ay makikita po natin sa Matthew 9:2. At inako niya rin na siya ay nakakaalam sa iniisip ng isang tao. Yan po ay mababasa po natin sa John 2:25. Kaibigan, natin po nakita na inako po ni Jesus lahat ito. Pwede po, kaibigan, na sa Jesus ay maging totoo ang kanyang mga sinabi. Ngunit ito pa, sinabi niya rin na siya ang daan at katotohanan sa John 14:6. Inako niya rin na siya ang pagkabuhay at buhay. Siya ang pinto sa John 10:7. Siya ang tinapay na buhay sa John 6:51. Siya ang mabuting pastor, John 10:11. Siya ang ilaw ng sanlibutan sa John 8:12. At siya ang walang kasalanan. Inako po ito lahat ni Jesus. Ang lahat ng mga bagay na ito, kaibigan. Sila, yung mga bagay na yan ay mga kukunti lang na aking pinakita po sa inyo na inako ni Jesus po, kaibigan. Now, pansin po natin ito at tandaan niyo po ito, kaibigan. Kung totoo lahat ang sinabi ni Jesus, ito lang ang dalawang mangyayari o kinalalabasan po nito. Totoo lahat ang sinabi ni Jesus o isa siyang malaking impostor? Kung totoo lahat ang sinabi ni Jesus, totoo ang kanyang mga sinabi. Pero kung hindi yung totoo, kaibigan, kung may isang mali po doon, siya na po ang pinakamalaking impostor o pinakadakilang impostor sa balat ng lupa. Ngunit, kaibigan, si Jesus po ay nagsabi ng katotohanan. Yung lahat ng kanyang inako ay totoo. Kahit nga po, kaibigan, ngayong gabi, ating titingnan na kahit ang biography ng Panginoong Jesus ay isinulat na bago pa siya ipinanganak. Napakaganda pag-aaral ko nito. At mismo, kaibigan, ang kanyang biography, siya mismo ang nagsulat sa kanyang biography bago pa siya ipinanganak. Alam po natin na sa Biblia sinabi po na siya ay nandun na sa pasimula pa. So atin po makikita dito, kaibigan, na kahit ang sitwasyon, ang kanyang lugar na kanyang kung saan siya isisilang ay binanggit na sa Biblia. Ang lugar kung saan siya lalaki ay binanggit na sa Biblia. Ang kanyang kamatayan sa cross ay nabanggit na sa Biblia. Ang pagtaksil po sa kanya ng kanyang isang disipulo ay nabanggit na rin sa Biblia bago pa siya na ipanganak. Sa lahat ng tao, kaibigan, sa balat ng lupa, si Jesus lamang ang may isang biography na nasulat na bago pa siya ipinanganak. Alam niyo, mga biography, ito ay naisulat pagkatapos mong isinilang at ikaw ay namatay. Right?
at nalalaman ng biography mo. Ngunit sa kay Jesus, kaibigan, ay hindi ganun. Isinulat ito bago pa siya ipinanganak at bago siya namatay. Atin pong titinan ngayong gabi, kaibigan, John 5:39, kaya pala sabi ng Biblia, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Ibigyan nung sa panahon na binanggit po ni Jesus na saliksikin ninyo, siya po ang nagsabi po nito, saliksikin ninyo ang kasulatan. Nung dating panahon, kung sinasabi yan na saliksikin nyo ang kasulatan, may New Testament na ba doon? May bagong tipa na ba? Wala pa. Ibig sabihin, sinasabi po dito ng Panginoon, ang buong Biblia po dati, kaibigan, ay yung Old Testament. Ang mga aklat po nila Isaias, ang mga aklat po nila David, ang mga aklat po nila Moses, yun po ang gusto niyang ipasaliksik. Ang gusto lang na ipaabot ng Panginoon dito na ang buong kasulatan ay inyong saliksikin, dahil sa kasulatan na yan, masusumpungan nyo ang buhay na walang hanggan na nagpatotoo sa akin. Si Jesus pa rin ang sentro ng buong Biblia. Ibigan, ngayong gabi ating titingnan at ating saliksikin ang Old Testament, ang lumang tipan, at ating titingnan kung ano ang sinasabi noong unang panahon patungkol kay Jesus bago pa siya na ipanganak, kaibigan. Ang kaniyang lugar na kaniyang kapanganakan ay nasulat na, paraan ng pag-anak sa kanya, ang pagtraidor sa kanya, paraan ng kaniyang kamatayan. Ito ay nasulat na, kaibigan, bago pa ito nangyari. Siya ang Alpha at Omega. Tinupad lahat ni Jesus, kaibigan, ang mga propesiyang ito. Halos 300 na mga propesiya, kaibigan, patungkol kay Jesus na kaniyang natupad. Yan lang po ay 300. Siguro yung propesiya ng iba na nagsasabi na mga 1% lang ang natupad sa kanilang mga propesiya. Ngunit kay Jesus, kaibigan, 300 prophecies ang natupad. Napakaganda kung ating titinan, kaibigan. Isang napakagandang pag-aral po ito, kaibigan. Na atin po tinan, ito po ang hula dati. Tinan po natin, sa Isaiah 7 verse 14, ito ang isinulat bago pa natupad. Sa Isaiah 7:14, na nagsasabi na iaanak si Jesus sa isang berhen. Siya ay isisilang sa isang berhen. Now, natupad po yan, kaibigan, no, sa Lucas 1:26-38. Sino ang nanay ni Jesus? Tinatawag natin yan na Virgin Mary. Dahil siya ay isang berhen. Siya ay isang virgin. Natupad po, kaibigan, isinulat na po yan nung panahon ni Isaiah sa Isaiah 7 verse 14. At natupad. Ang kanyang pag-anak sa kanya sa Bethlehem, mababasa po natin sa Micah 5 verse 2, na ang kanyang lugar kung saan siya ipapanganak ay doon sa Bethlehem. At natupad po yan, kaibigan, sa Lucas 2:1-20. Kung babasahin po natin yan, sa Bethlehem po siya na ipanganak. Siguro naalala niyo yung kwento na naghahanap or nagsasaliksik yung mga wise men. At noon, nandun na sila sa Jerusalem, sinabi nila, saan ba na ipanganak ang Mesiyas? At sinabihan siya ng mga Hudyo, doon sa Bethlehem, sabi ni Isaias, or sabi ni Micah, rather. At kanyang ministeryo ay nabanggit na rin po sa Isaiah 61:1-2. At ito po ay natupad, kaibigan, kung basahin po natin ang buong gospel books, Matthew, Mark, Luke, at saka John. Ito po yung mga gospel books, kaibigan. Atin po makita doon ang lahat ng mga ginawa ni Jesus, ang pagministeryo ni Jesus sa mga may sakit, ang pagministeryo ni Jesus sa mga taong kailangang mabuhay. Lahat ay kanyang pinagaling. Lahat ay kanyang dinalaw. Ito po ang sabi, kaibigan, Isaiah 61 verse 1, ang Espiritu ng Panginoon ay sumas sa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita. Ano yan, kaibigan? Mabubuting balita. Ang tanong, kaibigan, saan ba natin masusumpungan ang mabuting balita? Ang good news. Well, sa newspapers siguro. Tama? Masusumpungan ba natin yung good news sa newspapers? Well, kaibigan, natin masusumpungan ang mga balita sa newspapers. Lahat ay mga patayan. Iba't ibang hindi good news ang ating masusumpungan po doon, kaibigan. Of course, ating masusumpungan ang good news saan? Sa Biblia. At sabi nito, kaibigan, sa mga maamo, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso.
Natupad ba ito kaibigan sa panahon ni Jesus? Si Jesus ba ay nagpagaling ng mga bagbag na puso? Yes, kaibigan. Upang magtanyag ng kalayaan sa mga nabihag. Ito ba ay natupad ni Jesus? Kanya bang nabigyan ng kalayaan ang mga nabihag ng demonyo? Siguro naalala niyo yung mga demon possessment. Yung na-possess po ng demonyo, kaibigan, pinuntahan ni Jesus at kanyang pinalaya sa kanilang pagkabihag kay Satanas at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, kaibigan. Kaibigan, kung atin natingnan dito, si Jesus ay may kapangyarihan at siya mismo ay sinabi at binanggit na bago pa siya na istilang at bago niya pa ito nagawa. May kapangyarihan si Jesus at ang kanyang biography ay nasulat na bago pa siya gumawa nito, kaibigan. Ang tanong ko ng kaibigan, ang mga bulag ay napagaling ni Jesus, di ba? Ang mga namatay ay kaniyang binuhay. Kung nabuhay ito ni Jesus, kaibigan, kung kanya ito napagaling ang mga taong ito, posible din bang tayo ay kanyang mapagaling sa ating spiritual na karamdaman? Posible din ba na ang ating spiritual na pagkabulag ay kanya ding mabibigyan ng kagalingan? Ang ating puso na puno ng bagabag, puno ng pagkabagbag, kaibigan, ay pwede niya rin ba itong bigyan ng isang mapayapang puso? Kaibigan, yan ang ministeryo ni Jesus. At kahit ngayon, pwede niyang baguhin ang ating mga buhay. Pwede niya tayong mabigyan ng pagka yung ating paningin ay masisilayan at tayo ay makakita sa mga spiritual na mga bagay. Kahit nga, pinalaya ni Jesus ang mga namatay. Kanyang binuhay ang mga namatay, kaibigan. Kung atin pong titinan, kaibigan, napaka-importante talaga ni Jesus at atin panakita na ang kanyang biography ay naisulat na bago pa siya. Ito po ay prophecy, kaibigan. Ito po ay mga propesya. Si Jesus ay nagsasabi siya sa panahong kanyang pagministeryo. Sinasabi niya sa mga taong ganito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Yan ay napakagandang pangako po. Tama? Alam ko po, kaibigan, na paminsan-minsan, ang ating puso ay puno ng kaguluhan. Parang may iba't ibang mga pagnanais at parang walang kapayapaan ang ating puso. Ngunit sabi ni Jesus, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sinabi niya rin, kaibigan, magsiparito kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal, na nangabibigitan, lubha, at kayong papagpapahingain. Sabi niya ito, kaibigan, na lumapit kayo sa akin, just as you are. At kayo ay aking bibigyan ng kalayaan at kapayapaan. Napakagandang mga pangako po ni Jesus, kaibigan, dito sa mga tekstong ito, sa John 6:37 at sa Lucas chapter 5 verse 20. Na sinabi niya, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Kaibigan, may mga punto na dumating sa ating buhay na parang hindi natin kayang lumapit kay Jesus dahil tayo ay nahihiya. At isa sa mga dahilan na tayo ay nahihiya, kaibigan, ay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil siguro na isip natin na hindi ako karapat dapat na lumuhod kay Jesus at lumapit kay Jesus dahil ako ay ganito-ganyan. Ako ay lasinggero, ako ay isang taong puno ng kasalanan. Ngayon, kaibigan, sabi po ni Jesus, come unto me, lumapit ka sa akin. Dala ang inyong mga guilt, dala ang inyong mga kasalanan, lumapit ka sa akin dahil hindi ka makakakita na kahit sinong tao dito sa lupa na magbibigay ng isang tunay na kapangyarihan sa iyong buhay. Paano ka maging malaya kung hindi ka lalapit kay Jesus? Paano ka maging matagumpay, kaibigan, kung hindi ka lalapit kay Jesus? Na kay Jesus lamang ang tunay na katagumpayan. Amen? Nandun lang kay Jesus, kaibigan. Isang araw, kaibigan, ang mga religious leaders. Alam niyo kung ano ang kanilang ginawa? Pinuntahan nila, dinala nila itong babaeng ito. Doon kay Jesus, sa harapan ni Jesus, at sinabi nila, yan, nakita namin sa akto ang kanyang ginawa. At you know, noong unang panahon, gusto nilang batuhin si Mary Magdalene. At noong sa panahon iyon, kaibigan, handang-handa na galit ang mga
Pariseo na kanila na sanang batuhin si Mary Magdalene. Ngunit nung ito ay nandito na sa harapan ni Jesus, nagsulat lang si Jesus sa floor, sa ground, at kanyang sinulat, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato. Ano nangyari, kaibigan? May bumato ba? Wala. Umalis ang mga Pariseo at sinabi ni Jesus, nagtanong siya kay Mary Magdalene, saan na ba yung mga nag-akusa sa iyo? At sabi ni Mary Magdalene, wala na. At sabi ni Panginoon Jesus, neither do I condemn you. Ang isa lang na may karapatan, kaibigan, na pwedeng bumato kay Mary Magdalene ay walang iba kundi si Jesus. Dahil si Jesus lang ang walang kasalanan. Siya lang ang walang kasalanan at siya mismo ang may karapatan na batuhin si Mary Magdalene. Ngunit, kaibigan, ang aking nakikita dito ay ang pagtingin ni Jesus kay Mary Magdalene ay hindi isang makasalanang tao, kundi isang mahalagang kaluluwa sa kanyang paningin. Tinignan niya si Mary Magdalene, kaibigan, na hindi isang tao na puno ng kasalanan, ngunit kanya nakita ang pagbabago na pwedeng mangyari sa buhay ni Mary Magdalene, kaibigan. At gusto ko pong idiin sa ating lahat ngayon na tinitingnan po kayo ng Panginoon na hindi isang makasalanan tao, kundi isang mahalagang kaluluwa sa kanyang paningin. Amen? Yan ang paningin ni Jesus, kaibigan. Hindi siya tumitingin sa iyong kasalanan, tumitingin siya sa iyong repentance. Siya ay may sapat na kapangyarihan na ikaw ay mabigyan ng tunay na kapangyarihan. Ibigan, kahit anong kasalanan meron ka, lumapit ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Huwag kang matakot na lumapit kay Jesus. At gusto ko rin idiin, kaibigan, paminsan-minsan, takot tayong iwanan ang lahat ng gustong ipaiwan ni Jesus. Tama? Pag ganun ni Jesus, iwanan mo na yan. Atin pang i-justify ang ating sarili. Ngayon, kaibigan, kung isipin natin sa malalim na pag-iisip, bakit ba takot tayong ibigay ang lahat kay Jesus? Kung si Jesus man lang ang siyang may tunay na may hawak ng ating buhay. Kung kang Jesus, kaibigan, ay ating matagumpayan at masumpungan ang tunay ng kaligayahan at kapayapaan, bakit hindi pa natin maibigay lahat? Pwede natin maibigay lahat, kaibigan, at talagang masusumpungan natin ang tunay na kapangyarihan. May buhay at may kapangyarihan po si Jesus. John 1 verse 12. Datapuan, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan o kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, sa aking buhay, may panahon na ako ay patay sa espiritual. May panahon na parang napakahina ng aking espiritual na pamumuhay. At naintindihan ko na ganito ang Christian walk. May time na parang talagang nag-aalab ang ating pananampalataya. Ngunit darating, kaibigan, sa panahon na parang nasa pinaka sitwasyon tayo na puno tayo ng problema na hindi na natin kayang ihakbang ang ating mga sarili, ang ating mga paa. Ngunit, kaibigan, ang pangakong ito ay patuloy na totoo na kung ako ay inyong tatanggapin, kayo ay mabibigyan ng kapangyarihan. Ang tanong, kaibigan, ilang beses ba natin kailangan tanggapin si Jesus? Kaibigan, I believe sa panahon na lalabas ang sarili nating mga gusto, yan, sa panahon na yan, ay kailangan natin tanggapin si Jesus. Sa panahon na tumatawag yung ating mga bisyo, yan ang panahon na ating tatanggapin si Jesus. Amen? Yan ang panahon, kaibigan, na ating tanggapin si Jesus. Dahil may digmaan na nangyayari sa ating buhay. Alam niyo, kaibigan, ang hula ng panahon, pamanahon, ay nabanggit din sa propesya. Galatians 4:4, datapot nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ito po ay propesya, kaibigan, na natupad. Galing po sa talata ng Daniel 9, verses 24 to 27. Kung atin pong mabasahin dito, kaibigan, sa Daniel 9:24 to 27, ang hula ng panahon. Sa pagdating ni Jesus, ang panahon mismo, ang date ay saktong-saktong na itupad, kaibigan. Tingnan po natin kung gaano ka-amazing ang life story ni Jesus at ang kanyang biography. Sa Daniel 9:24 to 27, kaibigan, atin pong basahin dito at mag-mat muna tayo ngayon.
Siguro hindi kayo nag-expect na sa pag-attend nyo sa seminar ay may math subject po tayo. Sino bang mahilig sa math po dito? Yung gusto-gusto yung math? Oh, wala ko nakitang kamay. Siguro hindi natin gusto yung math. Pareho tayo kaibigan, hindi ko po yung gustong math. Ngayon kaibigan, simpleng math lang naman po ito ang ating gagawin ngayong gabi. Sabi po dito sa Daniel 9:24, balik po tayo, saglit. 9:24, pansin niyo po kaibigan ha, 70 linggo, 70 weeks. Yan po ay 70 weeks. Ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalahan ng walang hanggang katwiran at upang tatatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Napansin niyo po kaibigan, 70 linggo ang ipanisya sa iyong mga tao. Sino ba itong mga tao ito kaibigan? Sino ba ang tao ni Daniel? Sino ba ang kadugo ni Daniel? Ito po ay ang mga Hudyo or mga Hebrews. Si Daniel po ay Hudyo. Siya po ay Jew. So ito po kaibigan, ang 70 linggo na ito ay para sa mga tao ni Daniel. Sino ang mga tao ni Daniel? Ang mga Hudyo. Ibig sabihin, itong propesya na ito ay para sa mga Hudyo. Malinaw po yan, kaibigan. So, dito sinabi ni Angel Gabriel na may 70 weeks na ibibigay ko, ito po yung duration na time para ang Hudyo ay magsisi. Dahil sa panahon ito, kaibigan, sila po ay nagrebelde na. Sila po ay naging alipin ng Babylonia at kanila nakalimutan ang lahat ng mga turo ng Panginoon. At sila po ay nagsimulang nagrebelde sa Panginoon. Kaya po kaibigan, binigyan po sila ng 70 weeks ng Panginoon upang magsisi at upang harapin ang Mesiyas. Atin pong tinan dito, 70 weeks or 1 linggo, 70 times 7, dahil may 7 araw po tayo sa 1 linggo, tama? Atin pong i-convert sa araw po ito kaibigan, 70 weeks times 7 equals... Simple math lang, tama? Napaka-simpleng math lang po yan, kaibigan. Times lang yan. 70 times 7 equals 490 na araw. At alam natin, kaibigan, na sa propesya, ang isang araw ay isang taon. Yan po ay malinaw sa Biblia. Ezekiel 4 verse 6, bawat araw ay pinaka-isang taon aking itinakda sa iyo. At sa Numbers 14:34, sa bawat araw ay isang taon. Sabi sabihin sa hula, kung ating pag-uusapan ang hula, ang isang araw ay isang taon. Malinaw po? Simple math lang po ba? Siguro malinaw yon. Isang araw equals isang taon. So kaibigan, atin po tinan dito. Yung 70 na araw na po yun kaibigan, ito pong ibang mga talata natin pwedeng makuha. So ang 70 weeks or 490 na araw, yan po ay equivalent sa literal na ilang mga taon? 490 na mga taon, right? Simple math. Napakaganda ng Biblia, kaibigan. Simpleng math lang para ating maintindihan at manawaan ito ng lubusan. So, 490 na mga araw sa hula ay 490 literal na mga taon. Malinaw po ba so far? Pwede ba marinig ang amen kung malinaw? Okay, very good. Now, kaibigan, kailan nagsimula kaya ang 70 na taon na ito, or 70 years, anong petsa kaya ito nagsimula? Para makita natin kung saan ito hahantong. Importante ba yung date nito, kaibigan? Yung unang date talaga nito? Napaka-importante po. So, saan kaya, or kailan nagsimula ang 70 years, or 490 years na yan, kaibigan? Atin pong mababasa ito, kaibigan, sa verse 25. Atin pong basahin sa Daniel 9, verse 25. Ito po ang sabi ng Biblia. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. So, kailan magsisimula ang petsa nito, kaibigan? Ang simulang petsa nito? Sa panahon na may isang batas na ibalik o ipatayo muli ang Jerusalem.
Malinaw po? So atin putinan sa history kung anong petsa po yun na binigay po ang batas na panumbalikin at itayo muli ang Jerusalem, kaibigan. Noong nabanggit po ito ni Daniel, kaibigan, noong natanggap po ito ni Daniel na isang pangitain, siya po ay ang buong kaharian po ng Juda nito, ang Jerusalem, ay sirang-sira. So kailangan ipatayo. Kaya nga nabanggit sa Biblia, kung kailan ang batas magsimula na ipatayo muli ang Jerusalem, doon magsimula ang date sa 70 weeks or 490 years. Okay, malinaw po yun. So, sinasabi ng angel po dito, Daniel, pag may isang batas na pasimulain yung pagtayo ng Jerusalem, yan ang petsa. Yan yung starting day na magsimula ang 70 weeks. So, anong petsa kaya yun? Sa history, kaibigan, ito yung pinakamalapit na petsa. Yan ay 457 BC. At makikita din po natin yan, kaibigan, sa Biblia, sa Ezra 7:11-26, na damagit po dito, na si King Artaxerxes, siya po ang nagbigay ng utos na ito na ipatayo muli ang Jerusalem. At atin po makita dyan actually sa Wikipedia. Kung isearch niyo po 457 BC, mababasa po natin dyan, kaibigan. Nag-utos si Artaxerxes, 1. Na ang gobyerno, syudad ng Jerusalem ay itatayong muli. Yan ay tingnan sa Ezra 7, sa atin nakita kanina, at Daniel 9, at Nehemiah 1 sa Lumang Tipan. So atin nakita kayo, kaibigan, ang date, sa starting date, ditong 70 weeks or 490 years. So atin pong i-graph ngayon, kaibigan. Ito ang utos. Anong taon yon? 457 BC. Ayan, malinaw po, kaibigan. Maganda po. Nakuha na po natin yung beginning date nito, kaibigan. At dyan magsisimula din, kaibigan, sa date na ito, para dumating ang Mesiyas. At yung pagtinan dito, kaibigan, hanggang sa pagdating ng Mesiyas, diyan din po magsisimula ang date. So napakaganda po, atin po makita ngayon, na tukmang-tukma ang date sa pagdating ng Mesiyas. At nagpapatunay po ito, kaibigan, na si Jesus talaga ang Mesiyas sa ating mababasa po ngayon. Tinan po natin. Hanggang sa pagdating ng Mesiyas, ito po ay 62 or 69 sanglinggo. Ito po ay another prophecy, kaibigan. Yung prophecy kanina na 70 weeks, yun po ay para sa mga Hudyo. Malinaw po yun? Para sa mga Hudyo, 70 weeks. Itong 69 weeks, kaibigan, ay para kanino? Na propesiya? Sa Mesiyas. Para sa Mesiyas. Huwag po kayong malito. Ang 70 weeks, para sa mga Hudyo na magsisi po sila. Ngunit ang 69 weeks na ito, ay para kay Jesus o para sa Mesiyas na darating. Sabi po dito, kaibigan, 7 plus 62, yan po ay ilang taon? O ilang araw? 69 sanglinggo, rather. At 69 sanglinggo, kung i-convert po natin sa araw, yan po ay 483 na araw. Tama po ba? Now, dahil ang propesiya, isang araw ay isang taon. Yan po ay 483 years na ating makikita po dyan, kaibigan. So now, atin po nakita na ang pagdating pala ni Jesus, ang propesiya ng Mesiyas ay 69 weeks or 483 years galing sa date na 457 BC. At kung papansin niyo po, kaibigan, ilang taon bago mag 490 years, makumpleto ang 490 years, may isang sanglinggo. Yung sanglinggo ay ilang days po yan? 7 days. At isang day, isang araw. Ibig sabihin, yan ay 7 years. Nakuha niyo po? So 7 years po, kaibigan, bago matapos ang propesiya para sa mga Hudyo. Ibig lang po sabihin, na bago pala matapos ang propesiya sa Hudyo na magsisi, ang Mesiyas ay darating. Nakuha po? Okay, very good. Kayo ba masaya sa ating pag-aaral, kaibigan? Ang ganda ng math ng Biblia, ano po? Ang ganda ng math ng Biblia. Now, ngayon, kaibigan, may natitirang 7 years para makumpleto ang 490 years para sa 70 years. Now, tinan po natin, kaibigan, mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas ay magiging, ano?
69 na isang linggo sa hula o 483 na taon. Ito pong i-diagram, kaibigan. Ito po ang nabanggit. Utos na isauli, yan po ay 457 BC. Galing doon, 483 na taon, darating ang Mesiyas. Simple lang po, paano po natin malalaman kung ano ang date ng pagdating ng Mesiyas? Simple, kaibigan. 457 BC, may date na po tayo dyan. I-add po natin ang 483 years. Anong date kaya? Yan po ay darating sa AD 27. Yan po ay at the fall of AD 27. So let's calculate, kaibigan. Atin pong tinan, 483 minus 457 equals? Minus lang tayo ngayon. 483 minus 457 equals? 26. Siguro sabihin nyo, oh bakit naging 26? Eh 27 naman dumating yung Mesiyas. Okay, bigan. Nakita po natin yung date niya na 26. Akala ko ba 27 AD? Bakit 26? Kung atin pong isubtract, kaibigan, ang 457 minus 457, ano ang mangyari? Zero. Ang tanong po, may zero po ba sa taon? May zero po ba sa taon? Wala po, kaibigan. Wala pong zero na taon. Ang BC po, hanggang sa 1 lang po siya. At pagkatapos ng 1, siya po ay bumalik sa 1. Hindi na po siya dumaan ng 0. So, ibig sabihin, may isa. So, atin pong i-add po dyan, AD 27, dahil walang 0 sa date, nagiging 27 po yan, kaibigan. Nakuha niyo po? Malinaw po ba? Okay. So, naging AD 27. Kaya pala, ito ang sinasabi sa history na AD 27 dumating si yung Mesiyas. Yan po ang diagram, kaibigan. Wala pong 0. Dumiritso po yan sa 1. Yan po, BC, 1. At saka pagdating ng AD, 1 po kaagad at paangat na naman po yan patungo sa ating panahon ngayon. Sa Luke 3 verse 1, kaibigan, sabi po dito, nang ikalabing limang taon nga ng paghahari ni Tiberius Caesar. Ito po yung panahon, kaibigan, na si Jesus ay nabinyagan. Kung atin pong papansinin, pang ilang taon na si Tiberius Caesar nito? Ikalabing lima na paghahari ni Tiberio Caesar. Na the 15th year, kaibigan, ang history po ay nagsasabi sa atin na noong AD 12 pala, nagsimulang naghari si Tiberio Caesar. Tama? At noong ika-15 year niya na, kaibigan, ito yung panahon na nabinyagan sino? Si Jesus. At anong taon yun? Kung atin pong i-add, 12 plus 15, yan ay AD 27. Ano ang nangyari sa AD 27? Ang pagbinyag kay Jesus. Tunay, kaibigan, na si Jesus ang Mesiyas na nabanggit po sa Daniel 9:24 bago pa siya ipinanganak. Saktong-sakto ang date ng kanyang pagbinyag dahil siya ang Mesiyas na binanggit po doon. Amen? Wow, napakagandang propesya, kaibigan, natin nakita. Si Jesus, ito po yung sinasabi na ang Kristo po, kaibigan, ay nangungulugang pinahiran, or Kristo ay pinahiran, at ang Mesiyas sa Hebreo ay pinahiran. Talagang saktong-sakto or tumpak na tumpak dito, kaibigan. At kailan ba pinahiran si Jesus? Of course, yung mga disipulo, sila ay pinahiran sa panahon na natanggap nila ang banal na Espiritu. Nung sa Pentecost time, pinahiran po sila. Ngunit si Jesus, kaibigan, kailan niya natanggap? Nung siya ay nabinyagan. Naalala niyo ba yung may isang kalapati, may dove? At narinig niya ang boses na nagsabi, "This is my beloved son." Doon po pinahiran si Jesus, kaibigan. Kaya po siya ang nagiging Mesiyas na nakasaad po sa Daniel chapter 9. At pagkatapos nito, kaibigan, sa kanyang pagbinyag, siya po ay nagsimulang nangaral. Siya po ay nagsimulang nagbahagi sa mga tao sa kanyang panahon, kaibigan. Mark 1 verse 15, natupad ba ito, kaibigan? Kaya sabi nga pala ni Jesus, nung pagkatapos na niya binyagan, ito ang sabi niya. At sinabi, at sinasabi, naganap na ang panahon. Ano ang naganap na? Ang propesya patungkol sa Mesiyas. Si Jesus mismo ang nagsabi, naganap na, natupad na, noong AD 27, dumating ang Mesiyas.
ang propesiya patungkol sa Daniel 9, kaibigan, ay natupad ni Jesus na siya ang Mesiyas. Tukmang-tukma, kaibigan, AD 27, ang pagdating ng Mesiyas. Now, kaibigan, may natitirang 7 years po dyan bago matapos ang 490 years. Ang 490 years, para saan nga yun? Para sa mga pagsisi ng mga Hudyo. Very good. Ito ay para sa mga Hudyo. Ang 69 weeks para sa para kay Jesus, para sa Mesiyas. So may extra time po tayo, kaibigan, para matapos ang 490 years. Now, tingnan po natin, ano bang nangyari dyan sa 7 years na yan? May beginning date po tayo, 457 BC, 480 years. Yan ang pagdating ng Mesiyas, pagbautismo kay Jesus. At pagkatapos ng bautismo ni Jesus, kaibigan, 3.5 years na taon, siya po ay nagministeryo. Tama po? Siya po ay nagbahagi. At pagkatapos po ng kaibigan noong AD 34, ano ang nangyari sa kanya? Siya po ay ipinako sa cross. At pagkatapos na ipinako siya sa cross, kaibigan, siya ay nabuhay. At nagsimulang yung kanyang mga disipulo ay nagbahagi sa loob ng Jerusalem at sa lahat ng mga taong gustong tumanggap sa kanya. Atin pong pansin, kaibigan, sa Daniel 9:26, sabi po dito, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, yan yung 69 weeks, tama? Pagkatapos daw niyan, kaibigan, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. At sa 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, yan yung isang linggo na natira, tama? At sa kalahati ng sanglinggo, ano daw? Sa kalahati nito, kaibigan, sa gitna ng sanglinggo, anong mangyari? Ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Kanyang ipatitigil ang hain at ang alay sa gitna ng isang linggo na ito. Ano ba ang nangyari sa gitna ng isang linggo na ito, kaibigan? Noong sa gitna ng isang linggo na ito, kaibigan, doon po naipako sa krus si Jesus. Ibig sabihin, noong naipako po si Jesus sa krus, ang lahat ng mga pag-aalay ng tupa ay mawawala na. Hindi na pwedeng mag-alay ng tupa dahil si Jesus na ang inalay sa krus. Ganun po katindi, kaibigan, bakit tayo napaka-pribilehiyo ngayon dahil hindi mo na kailangan bumili ng tupa upang mapatawad ang iyong kasalanan? Kasi kung bibili ka pa ng tupa, kaibigan, ay hindi ko alam kung magkano ang gastos mo. Siguro araw-araw, gabi-gabi, or buwan-buwan. Ilang kasalanan meron kaya ikaw? At bili ka ng tupa, bili ka ng tupa. Magkano ba yung tupa ngayon? Napakamahal ng tupa, kaibigan. Sa isang kasalanan mo lang, kailangan mo ng isang tupa. Kaya po, kaibigan, ginawa po ni Jesus ang bagay na ito para sa'yo, para sa ating lahat, na hindi na po tayo bibili ng tupa dahil alam niya na mahal ang tupa ngayon. Hindi po natin bilhin ang tupa ngayon, kaibigan. At kanyang ginawa ito, kaibigan, para sa atin. At hindi lang yan. Dahil para sa katuparan ng propesiya. Para matupad ang ginawa or sinabi ni Daniel. So sa gitna ng 490 years or 1 week na yan, kaibigan, namatay si Jesus. Noong namatay si Jesus, kaibigan, hindi na po importante ang pag-alay ng mga tupa. Wala na po itong silbi, kaibigan. At kung titingnan po natin sa Biblia, noong namatay po si Jesus, ang kurtina ng templo, ng sanktuaryo ay nahati galing sa taas. Na walang kamay na kahit sinong nakakita na may kamay na naghati nito. Dahil ang tabil po ng kurtina po ng sanktuaryo, kaibigan, ito po ay napakakapal. At walang sino man ang pwedeng maghati po nito. Ibig sabihin, kaibigan, may isang banal na kamay ang siyang gumawa sa paghati nito. At yun po ay nagpapatunay na mawawala na po ang lahat ng mga pag-aalay sa sanktuaryo. Hindi na po ito magiging importante. 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ganun po, kaibigan, ang nangyari. Kaya po, kaibigan, ating nakita po ngayon sa gabing ito na si Jesus ang Mesiyas, siya ang sentro ng Biblia, at ang kanyang biografiya ay nabanggit na bago pa siya na ipanganak. Bago pa dumating sa panahon na siya
ay nabuhay at isinilang ang kanyang buhay ay nasulat na sa banal na kasulatan. Ito po kaibigan ang ating graph po ngayon. 457 BC, yan po yung utos. Si Jesus ay bininyagan AD 27. At yung natitirang isang linggo, 3.5 years, nagministeryo po siya. At pagkatapos po nun, siya ay namatay by the year AD 31. At nung AD 34, kaibigan, nung nagsimulang nagturo ang mga alagad ni Jesus, binato po si Stephen. At nung pagbato po kay Stephen, kaibigan, sa taong AD 34, doon po natapos ang 490 years. Ang tunay na pag-reject ng mga Hudyo sa Mesiyas na si Jesus. Hindi sila nagsisisi kanilang mga mali. Kanilang sinirado ang kanilang puso sa pagtanggap sa Mesiyas. At yun yung nangyari. AD 34, natapos ang 490 years. At dahil doon, binigay po ni Jesus ang mensahe para sa mga hintil. Tayo po ay mga hintil. Hindi po tayo Hudyo. Tama po ba? At pasalamat tayo kaibigan na ibinigay po ng Panginoon ang kaligtasan para sa atin. Ito po ang pagbato kay Stephen kaibigan. At tinakita ko yung kaibigan sa Biblia na ang propesiya sa buhay ni Jesus ay natupad. Atin po nakita mismo na malinaw sa Biblia. Ito yung pinakadakilang ebidensya, kaibigan, na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ang Biblia ay tunay. Walang ibang aklat sa buong lupa, kaibigan, na pwedeng magbigay ng propesiya patungkol sa isang tao. At saktong-saktong natupad ang mga dates, ang mga taon. Napaka-saktong-sakto, kaibigan, na ating nakita po dito. Ngayon, kaibigan, namatay po si Jesus. Nung namatay po si Jesus, hindi lang po nag-end ang kanyang biografiya nang siya ay isinilang. Siya po ay namatay. At hindi lang po siya namatay, kaibigan, siya din po ay ano? Nabuhay. Galing sa libingan, kaibigan, ngunit siya ay nabuhay, kaibigan. Alam niyo, kaibigan, gusto ko pong idiin ang puntong ito. Ang lahat ng mga Diyos ng iba't ibang mga religion, patay po silang lahat. Yung Diyos ng sino yan? Si Charles Darwin sa evolution. Ano nyo ba na ang evolution ay isang relihiyon na ngayon? Napakarami ng mga sumusunod sa evolution. Ngayon, si Charles Darwin, kaibigan, ay patay na. Hindi po sila buhay. At ang mga iba't ibang leader ng iba't ibang relihiyon ay patay na, kaibigan. Ngunit ang Diyos ng Kristiyano ay buhay. Kaya po pala, kaibigan, na pwede kang mabigyan ni Jesus ng kapangyarihan dahil ang Diyos natin ay buhay. Siya po ay hindi patay, kaibigan. Wala na po siya sa libingan. Siya po ay nandun sa langit na dako na kanyang kinalalagyan at may kapangyarihan siya. Siya ay siya pa rin dati, ngayon at habang buhay. Walang naiba sa kanya. Siya pa rin ay makapangyarihan at kaya niya rin bigyan kayo ng kapangyarihan sa gabing ito, kaibigan. Buhay po ang ating Diyos. Mabibigyan po tayo niya ng kapangyarihan. John 1 verse 12, datapot ang lahat ng siya sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tanggapin mo lang si Jesus at ikaw ay mabibigyan ng kapangyarihan. Kaibigan, since buhay si Jesus ngayon, makapagbibigay din siya ng kapangyarihan sa atin. Paano ko maranasan sa aking buhay ang kanyang kapangyarihan? Paano ko ba maranasan, kaibigan, ang kanyang kapangyarihan? Binanggit po sa Biblia na siya po ang tupa. Sa sanctuary po dati, kaibigan, ang tupa po, ito po yung substitute para po ikaw ay hindi mamatay. Ang isang makasalanan ng tao ay hindi mamatay. Ang ginawa po sa sanctuary dati, kaibigan, ito yung tupa, walang kasalanan, isang innocenting tupa. At ang makasalanan ng tao, doon po siya magkumpisal sa tupa. At nung pagkumpisal niya sa tupa, kaibigan, pasimbolo na ang lahat ng kanyang kasalanan na kanyang kinumpisal ay nalipat doon sa tupa. Sino bang inosinti dito? Ang tupa, tama? Ang tupa ay walang kasalanan. Siya lang ay ginamit na mailipat ang kasalanan sa kanya at nung nalipat na ang kasalanan, kaibigan, sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. So, sino ang mamamatay ngayon? Ang tupa na. Ang tupa na ang mamamatay, kaibigan, dahil nailipat na ang
kasalanan doon sa tupa. At binanggit po sa Biblia na ang tupa na iyon, kaibigan, ay walang iba kundi si Jesus. So, ibig sabihin, kaibigan, na sa panahon pala na ating ibigay ang ating kasalanan, doon kay Jesus, siya na ang magdadala nito. Siya na ang mamamatay para sa'yo. Instead na ikaw ang mamatay, instead na ikaw ang mawala magpakailanman, dahil sa tupang iyon, kaibigan, dahil kay Jesus, tayo ay naging malaya. Yun po ang ginawa ni Jesus, kaibigan. Kaya nga, si Jesus nga, walang kasalanan. Pero ginawa niya ito, kaibigan, dahil mahal ka niya. Lubos kang iniibig ng Panginoon, kaibigan. Sabi niya nga, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaibigan, may kapangyarihan ba si Jesus na mapatawad ang ating kasalanan? Yes, kaibigan. Kaya huwag po kayong magalinlangan na kahit anong merong kasalanan meron po kayo, ipahayag nyo lang sa Panginoon at Kanya yung buburahin. At ikaw ay magiging malinis ngayon din. Napaganda pangako, kaibigan. Kaya kaibigan, huwag po kayong makinig sa Diablo na ang ating Panginoon na hindi kayang patawarin ang iyong kasalanan. Sabi po ng Biblia, papatawarin ka ng Diyos. May kapangyarihan po siyang mapatawad ang ating kasalanan, kaibigan. Narito ang kordero ng Diyos, kaibigan. Siya ang Alpha at ang Omega. Noong namatay po si Jesus sa krus, kaibigan, trinato si Kristo ng narapat sa atin upang tayo ay tratuhin ng narapat sa Kanya. Siya ay kinundi na para sa ating kasalanan kung saan wala siyang bahagi. Upang tayo ay mapawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang katwiran kung saan wala tayong bahagi. Siya ay nagdusa sa kamatayan na para sa atin upang ating matanggap ang kung ano'y sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo, kaibigan. Atin, makikita kayong gabi, kaibigan, na sa panahon na tatanggapin pala natin si Jesus, ay tayo ay mabibigyan ng kapangyarihan. Ang tanong, kaibigan, tinanggap mo na ba si Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus, kaibigan? Ikaw ba ay nagiging Kristiyano na, ngunit hindi mo pa natanggap si Jesus? Ikaw ba ay nagsimba na, ngunit hindi mo pa natanggap si Jesus? Paano ko ba matanggap si Jesus? Simple, kaibigan, sa panghuli nating pag-aaral, may 50 punto na gusto kong ipaabot sa inyo. Ganito po ang pagtanggap kay Jesus. Una sa lahat, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Sabi po ng Biblia, dumating po si Jesus dito sa lupa para sa makasalanan. Kung hindi po natin aaminin na tayo ay makasalanan, hindi po natin kinakailangan si Jesus. Kaya po aminin niyo po, aminin po natin na tayo ay makasalanan dahil ang makasalanan lamang ang nangangailangan ng tagapagligtas. Pangalawa po, kaibigan, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Paniwalaan mo na namatay si Jesus para sa iyo, kaibigan. Pangatlo, lumapit ka kay Jesus sa kalagayan mo ngayon. Huwag mong isipin na hanggang ikaw ay maging matuwid bago ka lalapit kay Jesus. Hindi mangyayari yun, kaibigan. Lumapit ka kay Jesus sa iyong kasalanan, sa iyong mga guilt, at ikaw ay bibigyan ng kalayaan ni Jesus. At ang pangapat, kaibigan, isaysay mo ang iyong kasalanan sa Kanya. Be specific. Sabihin mo ang iyong nagawang kasalanan. Huwag po kayong mahiya sa iyong kasalanan kay Jesus, kaibigan. Sabihin mo lang, dahil si Jesus ay tapat na patawarin po tayo. Number 5, papasukin mo siya sa iyong puso at tumanggap ka ng kapangyarihan. Paano ba ipapasok si Jesus sa ating puso, kaibigan, at isipan? Lagyan na natin ang ating isip, ito yung pintuan bago makapasok si Jesus. Ito yung ating pagpipili. Buksan po natin ang ating pagpipili, buksan po natin ang ating isipan, at atin pong tanggapin si Jesus. At hindi lang po yan, kaibigan, atin po siyang imbitahan na sasalo sa ating buhay. Kaibigan, sa gabing ito, gusto ko pong ibalik ang inyong isipan dito. Magpasalamat ka kay Jesus. Ginawa ni Jesus lahat para sa atin, kaibigan. Lahat. Kanyang iniwan ang langit para sa iyo. Kanyang iniwan ang lahat ng napakagandang dako na kanyang tinitirhan dati. Pumarito sa lupa na puno ng kasamaan, tinrato na parang isang hayop para lamang sa ating lahat, kaibigan.
Narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig, at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. Kaibigan, gusto niyo bang tanggapin si Jesus ngayon? Siya ay kumakatok sa inyong puso. Siya ay gustong manahan sa inyong buhay. Siya ay gustong manahan sa inyong isipan. Gusto niya kayo ay baguhin. Gusto niya na kayo ay maging malaya sa lahat ng inyong mga kasalanan. Papasukin niyo si Jesus, kaibigan. Tanggapin niyo siya ng buong puso. At siya ang magiging hari ng iyong buhay. May pag-asa para sa iyo. Nagsusumamong boses ni Kristo, dapat mong pakinggan. May pag-asa para sa iyo, si Jesus lamang iyong dapat paniwalaan. May pag-asa para sa iyo, isang kaloob dapat mong matanggap ang kaligtasan. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, sa pinto ng iyong puso, si Kristo ay naghihintay. Buksan. May pag-asa para sa iyo, kabayaran ng iyong kasalanan, kanyang pinasan. May pag-asa para sa iyo, sa iyong buhay, tanggapin ang kanyang kapangyarihan. Oo, may pag-asa para sa iyo. Kaibigan, bago po tayo magtapos, may gagawin po tayong isang seryosong desisyon na gagawin po natin ngayong gabi. Sabi po ng Biblia, kung tatanggapin mo si Jesus, ikaw ay kanyang bibigyan ng kapangyarihan. Ikaw ay kanyang magiging anak. Ikaw ay kanyang kaparte sa kanyang pamilya. Ngayong gabi, kaibigan, siguro nadama mo na kinakailangan mo si Jesus. Siguro nadama mo na ang lahat ng kasalanan iyong nagawa ay gusto mong ibigay na kay Jesus lahat. Siguro iyong nadama at kinilos po ng banal na espiritu na kailangan kang lumapit kay Jesus. Kailangan mo siyang tanggapin. Anong kasalanan meron man yan? Anong galit meron ka man sa iyong kapwa? Anong mga kasalanan na siyang nagpapahiwalay sa iyo? Anong bigat na iyong puso, kaibigan, na iyong naramdaman ngayon? Kung ikaw po yan, at kayo po ay kinikilos ng banal na kasulatan o ng banal na espiritu, kaibigan, buksan niyo po ang isipan at inyong puso. At tanggapin niyo po si Jesus. At sa gabi ito, kaibigan, bibigyan ko po kayo ng panahon, pagkakataon, na kakausapin po ninyo si Jesus. Personal niyo pong kakausapin. Bigyan ko po kayo ng 3 minutes na kakausapin niyo po siya at atin pong isara ang ating pagpupulong sa aking pag-pray. Pero ngayon, kaibigan, habang tayo po ay nakinig ng musika, kakausapin po natin si Jesus. Atin pong ipikit ang ating mga mata, kaibigan, at kausapin niyo pong personal si Jesus. At ibigay niyo po lahat ng inyong kasalanan. At sasabihin ko sa inyo sa gabing ito, malinis kayong lalabas sa dakong ito. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Dakila po namin, Panginoon. Maraming salamat po na may kapangyarihan po ang aming Panginoon na kami ay baguhin. Alam niyo po, Panginoon, ang aming detalye ng aming buhay. Alam niyo po kung anong merong kasalanan meron kami sa aming puso at isipan. Sa gabing ito, Panginoon, namin pong ibibigay ito lahat sa iyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakamali. Panginoon, silyuhan niyo po ang bawat desisyon na aming nagawa po sa gabing ito. Huwag niyo pong hayaan na ang Diablo ang patuloy na tutukso po sa amin, na magpapatuloy sa aming masasamang gawin.
Sa gabing ito, Panginoon, pong hinahawakan ang isang pangako na sa panahon na amin pong tinanggap ang aming Diyos na si Jesus, ay may kapangyarihan kaming matatanggap. Maraming salamat na kay Jesus, uuwi po kami na may mapayapang puso't isipan na kami ay naging malinis dahil tinanggap po namin ang aming dakilang Diyos na si Jesus. Maraming salamat po. Ito po ay ang aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bukas po kaibigan, atin pong pag-aaralan ang UFO, the Occult, and Christ Coming. Good night po kaibigan at bukas po, huwag po kayong mag-absent. Maganda na din po ang ating topic ko bukas. Kaya po balik po tayo sa ating pag-aaral. Good night and God bless you.